sa Diyos na sa timay lanang tanay nagodi at hinirang kawang iningatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak ng Diyos, kortero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop
ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katawalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alimang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaana ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon,
pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya lang nawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumamang kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipalam ito kaninuman at iniutos niyang
bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pamilyar tayo sa kwento ng una nating mga magulang. Alam natin yung kwento ni Eva at Adan, hindi po ba? Pero, lingid sa ating kaalaman na sa kanila nagmula ang kamatayan. Dahil sa inggit sa Diyos at pagnanais na maging katulad ng Diyos, natukso si Eva at Adan, nilason ng demonyo ang kanilang isipan, kaya't nahulog sila sa tukso. Inakala kasi nila na kapag kinain nila ang ipinagbabawal na prutas, sila ay magiging katulad ng Diyos. Bilang kaparusahan, nagkaroon ng kamatayan. Mga kapatid, ito po yung tinutukoy ng aklat ng karunungan sa unang pagbasa. Pakana ng demonyo o ng diablo, kaya nakapasok ang kamatayan. Ang tao, hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan ng buhay. Ito yung sinasabi sa unang pagbasa. Ang tao, nilikha ng Diyos para maging larawan ng buhay. Pero dahil sa pakana ng diablo, nagkaroon ng kamatayan. Nawala ang buhay. Ito po yung nangyayari kapag ang tao ay nahuhulog sa pakana ng diablo, namamatay ang larawan ng buhay. Ilan sa mag-asawa ang masayang masaya nung sila'y ikinasal at bagong nagsasama. O diba, balikan ninyo, nung bago pa lang kayong mag-asawa, naglalambingan, nag-uusap, sabay kumain. Kapag may problema, pinag-uusapan. Magkatabi pang matulog. Pero bakit noong pumasok na ang pakana ng demonyo? Bakit nung pumasok na ang tukso? Bakit nung nagkaroon ng selos? Bakit noong nagkaroon ng galit o problema? Nawala na ang buhay na pagsasama. Bakit nawala yung lambingan? Nasaan na yung dating nagpapansinan at nag-uusap? Bakit magkahiwalay ng matulog at hindi na magkatabi? Bakit hindi na sabay kumain? Namatay na yung dating buhay na pagsasama dahil sa pakana ng diablo. Ito yung nangyayari kapag hinahayaan nating mahulog tayo sa pakana ng demonyo, namamatay ang dating buhay. Kaya nga, itinuturo po sa atin ng ating ebanghelyo ang sagot. Kapag namatay ang isang aspeto ng ating buhay, si Jesus dapat ang lapitan, si Jesus dapat ang puntahan, at si Jesus dapat ang kapitan. Narinig natin yung kwento ni Jairo, kung paano siya nagsumamo at nagmakaawa kay Jesus para pagalingin ang kanyang agaw buhay na anak.
Pakinggan muna mabuti ha. Sabi, agaw buhay. Ibig sabihin, hindi pa patay. Ibig sabihin, meron pang pag-asa. Kaya nga si Jairo, umaasa kay Jesus. Lumalapit kay Jesus. Kasi, para sa kanya, hindi pa patay yung kanyang anak. Nag-aagaw buhay pa lang. May pag-asa pa. Pero, yung mga taong nandoon sa kanyang bahay, ang sinabi, patay na ang bata. Para sa kanila, patay na. Wala nang pag-asa. Bakit pa tinatawag si Jesus? Bakit pa nilalapitan si Jesus? Bakit pa ginagambala si Jesus? Pero hindi natinag si Jairo. Para sa kanya, may pag-asa pa. Hindi pa patay. Ganito yung nangyayari kapag nawawalan tayo ng pag-asa. Natutulad tayo dun sa mga tao. Hindi na lumalapit, hindi na pumupunta, at hindi na kumakapit kay Jesus. Kaya nga, kapag suko na ang isang tao sa problema at pagsubok, kapag umayaw nang lumaban sa buhay, hindi lang nananamlay, kundi nawawalan na ng buhay. Hiniwalayan lang ng boyfriend o ng girlfriend, akala mo naman katapusan na ng mundo. Nalugi lang sa negosyo o kaya nawalan lang ng trabaho. Ayaw nang magpatuloy. Nawalan na ng pag-asa. Meron naman nagkasakit lang, ayaw nang mabuhay. Sinasabi, kunin mo na ako. Hindi ganun. Hindi pa tapos. Hindi pa katapusan. Umasa ka pa. Kumapit pa tayo sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ng linggong ito. Na ang taong may pag-asa sa Diyos lumalapit, kumakapit at pumupunta. Hindi pa tapos ang lahat. Kahit tayo ay may problema, hindi pa katapusan ng buhay kahit tayo ay nasasaktan dahil meron tayong Diyos na malalapitan. Kaya, huwag mahulog sa pakana ng demonyo. Dahil ang gusto ng demonyo, hindi lang guluhin, kundi patayin ang ating buhay. Hindi mauubos ang pagsubok, hindi mawawala ang tukso, at hindi matatapos ang problema. Pero tandaan, meron tayong Diyos na babalingan ng pag-asa. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman at nawawalan ng pag-asa.
buong pagsusumamo nating hingin ang pagpapagaling mula sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Nasa Diyos ang ating pag-asa, kaya't ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating pansariling pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkalob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sana'y kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalob mong ang aming pagdilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral.
Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care, my Lord. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone
can bring all wonders in this life, heal old wounds and take all worries that I hide. Even if there's darkness, stay with me, and in your hands I hold faithfully. Lord, fill your grace inside, grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tindipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming ipinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat na may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.